kalaban nyo ang champion sa iba't ibang torneo all over the world. Anong klaseng Smart Omega ba ang nakikita natin ngayon, Chacno? Anong klaseng Chacno ba ang nakikita namin ngayon? Siguro na ano, yung napipil ko na rin yung ano, parang yung dumabalik yung dating ano, 18 minutes, right? Parang baga yung focus namin kada, kahit lugi, ano, focus pa rin, kumbaga. Puso lang talaga. Chacno, parang nasabihan ka ng sawan, ang galing mo sumagot ah. Ganda ng piniling setup ni Ogwen. Kaso nga lang, nakaabang agad doon si Nariota at Okir. Kaya naman, muntik pa maubos yung Falcons AP Brendon. Pero Andorio on the back, lilinisin sana ang F-Cap. Kaso alam ni Kyle TZ yung gagawin sa mga ganung bagay, mga sir. Basang-basa niya na daw yun. It was the knockout from Kyle! The knockout from Kyle! Maganda ang naging Lord Dance ng F-Cap. Set up ni Ogwen Kiriota. And then penalty zone sa likuran ni Flap na nahuli si Okir. E talaga namang mukhang panalo na yung Falcon Safety Brand sa teamfight na yun. Kaso nga lang, Jome and Andorio Blazing Duet plus yung Tempest of Blades. Mahuhuli pa doon si Kapitan. Pero makakabawi naman agad ang ating mga champs sa laban na yun. This time around mga sir, masakit na si Jome. Kitang-kita naman natin yung damage na kay Ogwen. Nung nakita ng Omega na low HP na dito si Ogwen, eh set up agad dito si Ryota. Kaso nga lang nakaabang si Flap TZ mga idol. Kaya naman na-counter set ang Omega dito. Pero Andorio on the flank. Naamoy ni Ogwen at agad-agad na unstoppable force. Pero still, napakadulas pa rin ni Andorio. Hindi nila nahuli ito at makakatakas pa nga. Oh wow, Andorio, Andorio's fighting is one out! Laid out with a winter crown. Oh, they're going to go in! Oh my goodness! Flap TZ with a three-man set. Sabayan mo pa ng follow-up nila Super Marco. Talagang maganda yung naging pasok ng F-Cap dito. Kaso nga lang nakaabang sina Chacno at Andorio. At na-dodge pa nga yung mga setups ng F-Cap. And sila pa nga ang nakaubos sa Falcon Safety Brand dun. Chacno with the hook kay Ogwen. Sundan ng counter ni Flap TZ and Kyle. Kaso hindi enough yun para mahulog sa bait ng Falcon Safety Brand ng Barangay Omega. And that cost them the game number 1 mga sir. Napakainit na laban. At magandang statement ito para sa ating Barangay Omega mga sir. I go for the clear. And they go for game number 1 against the world number 1. Ogwen, ang target talaga niya si Okir ng Omega. Flap TZ with the follow-up penalty zone. Kukonekta yan mga sir. Prolonged team fight mga sir. Napakaganda ng mga crucial moments sa pinapakita ng ating mga teams dito sa serie na to. Napakainit. Able to walk out. Disrupts Kyle TZ mid-air. Man, oh man, Chacno can do no wrong here. Flap TZ also getting whittled down by the X-Board firepower. And boom goes the dynamite with Last Insanity before. Super Marco, maagang Blazing Duet para di makapasok yung mga members ng Omega. Kaso nga lang, makikita natin dito na hindi talaga kaya i-sustain ng Falcon Safety Brand yung damage ng Smart Omega. Pushing it hard, Flap TZ, he's low. Kyle TZ with the backup, shadow kill into Joe. Flap TZ penalty zone. Pero ang highlight doon is yung retry na naman ni Kyle TZ mga sir. Pinatunayan talaga ni Kyle na siya na ang bagong Retry Gods dito sa MPL Philippines Season 14. Dor, you try to make something happen, but no, he gets denied by Super Marco. Oh, Marco, still able to move away from the... Ogwen with the glorious pathway. Galit na ang mga taga F-Cap. Jome, tinry niya pang patagalin yung pagpupush ng F-Cap na naging successful naman on that play. Pero makakabasag pa din ng mid lane turret ang F-Cap. GG push na ang Falcon Safety Brand. Alam na nila sino ang uunahin dito. Ang ganda ng sequence of plays ng Falcons. At nakabutas ng opportunity for a GG push. And that is it. The series tied, ladies and gentlemen. And there goes the win. Gandang pasok ni Flap TZ at Ogwen. Kaso may counter glorious pathway naman dito si Ryota. Kaya hindi maka-out agad yung mga members ng Falcon Safety Brand mga idol. Masyado atang malalim yung setup ng F-Cap mga sir. Hindi man lang nila nabasag yung Torres sa may top lane. Chacno with the initiation. Pag out nila, pasok agad naman si Ryota with the ulti. Kaso ang ilap talaga ni Super Marco and Kyle TZ mga idol. Hindi nila kaya sa 5 versus 5 clash sa dami ng crowd control ng Team Falcon Safety Brand. At sa clash nga na iyon,
Naiwan si Okir sa may likuran at nasundan pa nga nila Kyle. Kaya naman solo cam kill yun mga idol. Highlights yun para kay Kyle TZ. Ogwen ejector. Kaso, Andoryu with fracture naman ang talagang papatay sa kanila. Pero yung setup ni Chakno talaga mga bossing. Bumalik na ba sa prime si Chakno? Pero Kyle TZ and Andoryu showdown, nanalo si Kyle doon. Pero sa may top lane, hindi siya makakatakas sa mga kamay ni Jom at Ryota mga sir. Mukhang nag-overstay ang Falcons AP brand sa play na yun. Everyone surviving here, 4 members of Omega are still alive. Jom is on the Zaman Force, he can't touch him. And now Kyle TZ is in trouble! Na-shove away ng Omega ang Falcons AP brand. Pero Chakno na naman mga idol, ang ganda ng Tyrant Revenge. May sagot naman si Flap, pero hindi makaka-follow up yung mga kampi niya. 4 man down para sa Falcons AP brand. Si Kapitan Few na lang ang natitira sa play na iyon mga sir. Grabe, napakainit ng Barangay Omega ngayon. Flap TZ, tinry niyang i-steal yung Lord with penalty zone. Kaso nandun pa rin si Andoryu with the retribution mga sir. Sama muna rin si Jom with the double kill. The Lord on their side. Omega, dinere-derecho na nila yung base ng Falcons AP brand. Even with few defending mga sir, hindi na talaga kinaya. At ang laso ng Omega mga sir, very evident pa din. At makikita natin na ito na nga ang pagbangon ng Barangay Smart Omega sa MPL Philippines